Good morning mga ka-Rab. Nandito naman po tayo ngayon sa ating segment na Real Talk. Raw na raw. At ngayon, may guest naman natin ngayon is isa siyang host dito sa local host siya sa ano, isa rin siyang inang mayaman. wala iba kundi si Tina Gallego. Wala ba kayong mga kamay dyan? So, anong ating yan? Hi, Tina. Welcome sa ating segment, no? Dito sa Real Talk. Kumusta itong kinabuhi? So far, so good. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi until ngayon, buhay pa po ako. Pakisalaysay sa anong karanasan mo sa pagkabata? Well, hindi ko naman masasabing magandang karanasan o mabuting karanasan. When it comes sa mga kabataan o sa aking kabataan noong unang panahon, way back 19, wag na. mahilig lang ako sa laro. Larong panlalaki, actually yung gusto ko. Mahilig ako sa mga larong panlalaki like sa Jolene, sa mga lastiko. Pero mahilig din ako sa tawag ng Chinese garter. Yun yung ang pinakaano ko na laro. At saka patintero. Pero nung kabataan ko, hindi ako masyadong naglalabas kasi tawag nga nila, nung una, kahit ngayon, homebodies yung ano nila, pero hindi naman masyadong homebodies, pero nung talagang kabataan ko, nasa ano lang ako, nasa bahay, tapos yung dalawa kong kapatid yung nagbabantay sa akin way back, siguro mga 6 years old or mga ganung edad siguro. Dalawa silang nagpapalitan ng nagsasalitan sa pagbabantay po sa atin. Yung story mo sa pagkabata hanggang sa paglaki mo, ang mga anong mga karanasan mong mahihirap o mayroon bang mahirap na naranasan or wala ganyan. Dito sa sad and happy moment, siguro sa kabataan ko parang wala naman sigurong batang meron pala. Kasi sa kabataan ko nung unang panahon, hindi ko po naranasan ang maghirap kasi lumaki, di naman kami lumaki sa, may anong tawag nito, yung marami sa buhay. Kasi yung tatay ko isa po siyang sundalo. Then, yung sa kabataan ko, ang ano ko lang is palagi ako mahilig sa laro. Yun lang talaga. Tapos kumain, umakyat ng puno. Usual na ginagawa ng mga kabataan. Wala naman talagang ano sa, pero yung sa mga iba sa sitwasyon kasi natin ngayon, kasi yung mga kabataan ngayon, marami na po silang dinadanas na mga mahihirap na karanasan, kagaya ng pag-iwan ng kanilang mga magulang. Sila mismo yung nag-aaruga sa kanilang sarili, nagpapaaral sa kanilang sarili. Pero sa akin, hindi ko po naranasan yun kasi kompleto yung pamilya namin at saka tinaguyod po kami ng aming mga magulang para makapagtapos ng pag-aaral. At halos lahat po sa amin sa ngayon nasa mabuting, hindi naman nating matawag na super mayaman, pero nasa mabuting magandang estado ng pamumuhay. Parang ganun. Okay. Yung sa ano, na sa high school days mo? High school days. Sa high school days, sabi ika na nila, yung high school days daw, yan ba yung pinaka-memorable sa mga kabataan o sa mga estudyante na 80s or 90s bata? Parang ganun. Sa akin po, yung karanasan ko po bilang estudyante at saka high school student, mahilig din po ako sa barkada. Yun nga, mahilig sa barkada. Pero hindi po ako, never po akong nagka-cut ng class kasi alam ko yung hirap na dinadanas ng mga magulang ko kung paano nila kami ginapang para makapag-aral.
Swerte po siguro, masasabi ko sa mga magulang ko din na swerte po ako sa kanila kasi hindi po kami pinabayaan kahit siguro noong una panahon kasi yung paaralan namin natatanaw mo lang sa unahan, yun na yung school namin, so walang, di po kami mahilig sa mga luho like mga baon sa paaralan. Ang ano lang namin is yung tanghalian lang talaga, tapos na-experience ko din yung ano yung dahon ng saging kasi yun yung gusto ko kasi yung kabila o lalagyan ng baon kan kasi mas mabango tsaka mas masarap tapos libre na, wala ka nang hugas ng gamit, so itatapon mo na lang, parang ganun. Yun yung gawain ng mga tamad tamad na tao, tamad na bata, hindi mahilig sa paghugas. Ganun po, pero hindi po ako tamad, ha, medya-medya lang. Sa high school days mo is, nakaranas ka ba ng, or nagawa mo ba yung nagka-cutting class, sumama sa barkada, sa ibang lugar, umiinom? As I said, before, hindi po ako nagka-cutting class kasi, mabuting estudyante po ako. Joke lang. Mabait na bata. Hindi naman ganyang mabait, pero medya-medya lang din. Kasi kung siguro kung mabait po ako, nasa langit na po ako, no? Libero lang yun. Hindi. Siguro matatawag na ang sa kabataan kasi noong una at saka ngayon iba. Kasi yung kabataan noong una, yung laro namin is patentero, mga tumbang preso. Hindi katulad ngayon, walang ano sa buto, walang exercise, puro nakahiga, yung mata, wala na. Parang doon nakatira lahat. Nandun sa mga gadgets. So, iba talaga yung kabataan noon kumpara ngayon kasi mas nai-enjoy namin yung kabataan namin noong una kaysa ngayon kasi yung masasabi mo namang iba talaga kasi nasa nakatutok talaga sa gadget. Doon sa time ko ngayon, parang wala sa barkada, di ko rin, na-try ko din uminom, pero di ko talaga inano kasi parang hindi maganda sa katawan. Tapos, na-try ko din yung, yung yusi-yusi, pero wala, hindi ko talaga siya dream na, o hindi ko talaga pangarap na magkaroon ng tawag dun, vices or mga bisyo kasi hindi po siya maganda sa katawan at saka hindi para sa akin po, nung kabataan ko po, hindi ko talaga pinangarap na itry yung ganung mga bisyo kasi masama po talaga yun. Sorry po sa mga nagbibisyo, alam ko po na siguro mag yung reaction nyo kung paano kayo nagbibisyo kasi yung anak ko din sa ngayon, meron din po siyang, I am not a proud parent po na ipinagmamalaki ko po sa inyo na yung anak ko is may ganitong bisyo, pero yun nga, sinasabi ko palagi sa kanya na dapat iwasan yun kasi nakakasama yun sa kanyang katawan. So, dapat sa ating mga magulang ngayon, dapat pagtuunan talaga natin ang pansin ng ating mga anak, lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon kasi iba na yung sitwasyon sa ngayon at sa nung unang panahon. Okay. Sa high school days mo rin ba, may nobyo ka na ba? Nobyo? First love wala. Kasi nung fourth year high school ako, di ko lang sure kung yun ba yung way ng panliligaw niya, pero di ko talaga gusto yung style niya kasi parang awkward. Basta yung kasi yan, yung ginagawa niya is nagpaparamdam, parang ganun ba, nakatabi siya sa'yo, pagkatapos pa sinasagi niya palagi yung katawan mo para mapansin mo lang siya, pero walang nangyari. Wala siyang sinasabi na manliligaw siya sa'yo, may gusto siya sa'yo? Wala. Nung nagka-college na lang siguro. Yun sa college days. Doon ka na nagka-boyfriend sa college? Siguro. Ay, may ano din ako nung fourth year high school, pero parang ano lang yun, mga tawag yun,
papi-papi, papi-love. 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 Diferente talaga siya, first love. Hindi ko makonsider na first love kasi parang ano lang, dumaan lang. So, sa pag sa yung sa college mo, doon ka na? Yung college ko na, boring na boring. Alam mo, yung pinakagusto ko sa, ano, sa, tawag niyan, yung pinakagusto ko talaga na school days or sabi nila high school life talaga yung isa sa pinakamaganda, yung hindi boring kasi yung college days kasi ano, parang hindi ko mas gusto yung college, mas gusto ko talaga yung high school. Bakit ang sabi mong boring? Boring yung life? Boring yung life ng high and yung college kasi ano, palaging nagre-reporting. Actually, isa po akong Bachelor of Science in Secondary Education pero hindi ko po pinapuso kasi hindi ko po talaga passion ang pagtuturo. So, napunta po ako sa ibang trabaho which is naging nasa puso ko na sa ngayon. Yun yung pinaka gusto ko yung mag, ano din sa mga tao, mag-interview din, makita din nila kung ano yung mga sitwasyon na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Yun yung gusto kong tahakin na mga gawain ko ngayon sa trabaho. So, nakapagtapos ka talaga ng college, te? Yes, I graduated, charing lang. Nakapagtapos ako ng college. Actually, ang ano ko, University of Mindanao, Tagum College. Shout out pala dyan sa mga teachers, principals, at sa mga kasamahan ko dati dyan sa student accounts. Kamusta na kayo lahat dyan? Hindi ko na kayo nakita. Ilang taon ka na pumasok sa marriage? Ay, marriage life. This is the most exciting part. Charis, most exciting part. Grabe naman ah. Siguro ano, grabe yung tanong. Pwede hindi sagutin? Hindi pwede. At the age of 34, yun yung ano ko, time na nagkaroon ako ng asawa at saka at the age of 35, I got pregnant to my second son kay nanuman ko na nag-miscarriage. Bali na-abort yung pangalawa, unang baby, then nakunan ako pagkatapos, yun na. Yung pangalawa? Yung pangalawa, si John, yung nag-graduate ng senior high. Okay. Ano bang buhay mo bilang asawa, bilang ina sa mga anak mo? Yung tawag nito, yung pagiging isang ina po is for me, ha, hindi ko alam kung sa ibang nanay o sa ibang tatay, pero para sa akin po, isa pong blessings na magkaroon ng family, magkaroon ng mga anak kasi bali sila po yung naging inspirasyon ko po para magposige at maghanap ng trabaho para po masuportahan yung pangangailangan nila bawat araw-araw. Kahit na po yung asawa ko, meron din po siyang trabaho. Shout out dyan sa kanyang pinapasukan ngayon sa... Pwede ba nating i-plug yung ano? Okay. Mardan's Catering Services. Kung meron po kayong... Kung gusto niyo pong magpa-cater, you can contact me din para maano din natin si Mardan's Catering. Doon po nagtatrabaho yung asawa ko ngayon. Ikaw, te, mayroon kang trabaho ngayon? Of course. I'm proud to say that I'm one of the team of Pinoy Lab. Yes. And I'm so thankful for this bro. Lab. Dahil binigyan niya ako ng ano, hindi lang opportunity, kundi favor, privilege, lahat na siguro. Masaya ka ba sa trabaho mo ngayon? Of course, I love doing what I, tawag ito, I do. matatawag kong ano, maganda yung trabaho ko ngayon kasi doon ko na nakikita yung, or na minit ko yung magkaibang side ng tao, yung kumbaga yung nasa nag-i-interview kami sa mga kalsada, sa mga barangay, sa mga markets.
Iba't ibang tao po yung nahulugilo namin sa bawat araw. Iba't ibang ugali, iba't ibang tao, o iba't ibang mga pamumuhay. Kung ano meron sila, yun yung maganda doon sa trabaho ko kasi nai-interview ko po sila. Okay. Bilang ina, anong karanasan mo bilang ina? Mahirap ba magtaguyod ng anak? Maganda bang masaya bang maraming anak? Okay na din yun. Pero para sa akin, mas maganda kung yung dalawa lang kasi sa dalawa nga, mas nahihirapan pa paano yung maraming anak. So, kailangan din po tayo mag-family planning. Hindi ko po kinakikialaman yung buhay ng may buhay, pero kung gusto po nating mabigyang pansin o mapagbigyang tuon ng ating mga anak, dapat po dalawa-dalawa lang po talaga. Ay, kung kaya niyo po namang buhayin, walang problema, pero opinion ko po. Okay. Sa mga anak mo ngayon, hindi ka ba nagka-problema? Wala ba silang, kasi maraming kabataan ngayon, kahit nandyan yung kumpleto yung family nila, may iba ring mga kabataan na nagre-rebelde, hindi natin alam kung anong dahilan. Yung mga anak mo ba is, hindi naman siguro ganun. Well, actually, nagpapasalamat agad. Actually, nagpapasalamat po talaga ako sa mga anak ko kasi hindi naman perfect yung family namin, pero hindi po naman sila napabayaan. Di tulad po ng ibang mga kabataan ngayon na talagang parang iba na yung mode of tawag sa kanila. Yung mga ugali nila parang iba na siguro dahil sa mga gadgets ngayon. Environment as yung gadget at saka yung ibang mga magulang, hindi talaga nila napagbibigyang pansin yung mga anak nila kasi sa sobrang busy ng trabaho at saka sa dami ng anak na dapat pakainin. Yun siguro. Pero yung sa ibang anak na kahit walang mga magulang, saludo po ako doon kasi naging mabuti po silang example sa ibang tao. Okay. Bilang ina, ano bang masasabi mo or kailangan i-advise sa ibang ina na para hindi sila makaranas ng hirap sa kanilang anak, parang encourage mo lang yung mga ina natin. Words of encouragement. Hindi po naman ako sa kagaya ng sinabi ko po, hindi po ako perpektong ina o hindi po kami perpektong magulang. Ang amin lang is sana pagtuunan po natin ng pansin yung ating mga anak. Kung meron man sila mga problema, dapat kausapin po natin sila palagi. Hindi po kami masyadong nag-uusap ng aking anak, pero pag meron po silang problema, hindi naman po sila nagdadalawang isip na i-share yung mga problema nila. Tsaka yung lalaki kong anak, mas ano siya, pag may problema siya, talagang siya sa akin, siya mismo lumalapit. At tsaka yung mga problema sa mga bata, sa mga nanay, dapat din po tayong mga anak, huwag po nating i-provoke masyado yung ating mga nanay kasi sila po yung mga kabataan kasi ngayon palagi nilang sinasabi na pagod sila, na i-stress sa school, pero hindi po nila alam yung paano mas stressful yung trabaho ng mga magulang kasi sila po ang nagpo-provide para sa kanilang mga pagkain, para sa kanilang mga magagamit sa paaralan, kaya parang ganun lang din po, give and take po tayo, huwag po nating anuhin yung mga magulang natin. Then, yun sa mga kabataan, dapat po lagi tayong makinig sa mas nakakatanda, kasi meron din po nga nag-viral sa Facebook yung bata na, sorry po kung naaanuhin po natin ngayon to, pero opinion ko po, hindi po siya talaga maganda tingnan kasi bali yung tatay niya parang nagsasalita, pagkatapos yung tatay niya pa yung pinagalitan niya. So doon niyo po makikita kung paano po talaga ang mga kabataan ngayon. Dala na rin po yun dahil sa influence ng barkada, influence ng droga,
influensya ng lahat na yung hindi maganda para sa kanila, sa mga kabataan ngayon. So dapat sa mga kabataan, tutok lang po tayo sa pag-aaral. Then ako din po nagpapasalamat din po ako, isa po sa aking asawa, kasi nagkaroon man kami ng problema before, but grateful po ako kasi binago po yun ang panahon, at saka he is a good provider para sa kanyang family. And kaya bilang isa pong asawa, dapat po it takes two to tango talaga pag when it comes to relationship. Dapat hindi lang isang nagdi-desisyon, kundi both wife and husband. Then pag-usapan kung may problema, dapat pag mataas yung boses ng isa, dapat huwag po nating sabayan. Dapat kalma lang din po tayo para nagkakaunawaan po tayo. At saka dun sa sabi ko nga sa mga kabataan sa ngayon, follow your dreams. Yung ano yung, kung ano talaga yung gusto niyo sa buhay, yun yung ipoposigin yung trabaho. Huwag yung enroll kayo ng ganitong kurso. Pagkatapos sa huli, ibang kurso yung kukunin niyo, kasi maraming panahon, oras ang masasayang. So dapat ganun po ang gagawin ng mga kabataan po sa ngayon. Hindi ko naman po sinabi na yung kabataan ko po noon is masyadong perfecto, pero nagsisikap po ako na maging isa pong mabuting magulang para sa aking nanay, sa aking mga magulang, at maging mabuting ina din para sa aking mga anak, at saka mabuting asawa din para sa aking hubby. Yun lang po. At saka kung meron man dapat, kung meron man tayong problema, dapat meron po tayong kakausaping tao yung talagang mas nakakaintindi. Huwag po tayong pupunta sa maling tao na yung karamihan kasi nag-advise ay i-ano mo na lang yan para mawala, ganito, ganyan. Yung mga hindi, alam nyo na yun. Yung hindi magagandang good advices, yun po yung gusto kong i-ano po, ibato. Dapat po, yung mga good advices, hindi po yung mga bad. Dapat yun po ang dapat nating i-absorb para malinawan din po ang pag-iisip ng mga kabataan, lalo-lalo na po ang kanilang mga magulang. Kasi yung ibang mga magulang din naman, meron din pong naliligaw ng landas. So kailangan po sila ng mas advice, ng mas mas nakakaunawa sa kanila. Tapos yung mga anak din po nila, sila po yung sila po yung magpupuno ng pagkukulang ng kanilang mga magulang. At saka huwag po natin kalimutan na palaging magdasal. Salamat Ate Tins, no, sa pag-share mo sa karanasan mo sa buhay. Kaya mga kalab, palagi kayong mag-watch ng Real Talk, kasi marami pa kayong matutunan at marami pa kayong makikilala ko ang tao dito sa atin kung, at marami pa rin maka-advise sa inyo kung anumang mga problema ninyo. Bye! On watching!